So ayun mga kamungkil, no, ngayong araw mga kamungkil, trabaho natin ay paghukay ng lupa sa nililayout natin or tinatawag nating sukalo. So ayan si partner, naghukay na. So yun yung kasama ko dito mga kamungkil, bali dalawa lang kami nitong bahay na to. Kasi yung mayari mga kamungkil medyo gusto niya makatipid. So pati tauhan tinitipid niya na rin. Pero sa akin mga kamungkil nakakapagod, pero wala tayong magagawa. Trabaho yung hanap natin eh. Tsaka buhay-buhay lang kumbaga. So ayun mga kamungkil, no. Sa paghukay pala ng lupa mga kamungkil, may diskarte din dyan. So ito mga kamungkil, nahukay namin. Gaya ng sabi ko, may tansiyan dito. So yun yung pasusukatan natin kung gaano kalalim yung huhukayin natin. So sa paghukay mga kamungkil, gagawin nyo, dito kayo, ito nakikita nyo itong tansi mga kamungkil. Sa loob kayo maghukay, huwag dito sa labas. Kasi ang nangyayari, pag sa labas kayo maghukay mga kamungkil, nasa labas, nasa loob yung tansi nyo. So ngayon, magpapile kayo ng haluplak nito, plaplastada kayo dito sa labas. Pagkatulad nito mga kamungkil, masikip yung space natin, so mahirapan tayong maglagay ng patungan natin or damba na tinatawag pag nasa taas na tayo. So kaya kailangan mga kamungkil, nandito lang tayo sa loob maghukay para po lahat ng mga galaw natin, sa loob na lang tayo lahat. So dito na lang tayo sa loob maglagay ng damba o patungan natin pag nasa taas na tayo. So nasa isang direksyon lang tayo, gagalaw-galaw sa loob lang bahay, ng bahay lang. Hindi na tayo sa labas. Tsaka kapag nag ano kayo mga kamungkil, halimbawa sa, kasi yung hukay natin nasa loob itong tansi, halimbawa yung laki ng sukat ng kwarto nyo 3.5 meters by 3 meters, ganyan na 10 feet by 9 feet yung laki. So ang gagawin nyo yan mga kamungkil, kasi pag sa mismong sukat nyo kayo maghuhukay sa 10 feet, ang mangyayari yan, hindi eksaktong 10 feet makukuha nyo, kundi liliit siya ng 4 inches bawat kanto, bawat gilid, kasi may haluplak tayong pinapile. So ang gagawin nyo mga kamukil, mula dito sa original na sukat nyo, adjust kayo ng 4 inches kung gaano kalapad yung haluplak na ginagamit nyo. I-adjust nyo yan ganun din sa kabila, sukat kayo ng 4 inches dito mura sa original na sukat ng 4 inches. So ngayon dito kayo, dito nyo ililipat yung tansi nyo para pagpile nyo ng haluplak eksaktong 9 o eksaktong 10 feet yung lapad talaga ng sukat nyo, or nakukuha nyo talaga yung saktong lapad na gusto nyong laki ng kwarto nyo o bahay nyo. So ganyan lang mga kamungkil, no, maya maya update ko pa rin kayo kung anong pwedeng mapakita natin sa inyo. Kaya trabaho muna tayo mga kamungkil. Thank you. So ngayon mga kamungkil, no, tuturo natin kung paano maglagay ng bakal sa puste dito sa pinaghukayan natin. Kasi maraming nagtatanong, kaya ito na, masasagot ko na yung mga katanungan nyo mga ka-idol, no, mga kamungkil. So una-una mga kamungkil, dito sa butas natin, napapansin nyo mga kamungkil, may buhangin na nilagay. Pero dapat talaga mga kamungkil, lalo na pag malaki ang bahay, ito stories, ang nakalagay dyan ay yung tinatawag namin ditong wayway, yung may mga bato na malalaki. Pero sa akin mga kamungkil, pag malaking bahay yung ginagawa ko, hindi wayway o malaking mga bato yung ginagawa ko. Una, linuringan ko yun, siminto, buong siminto, hinalo kong siminto, tapos inuna ko nilagay dun. Tapos pag tumigas na siya, saka ko ilalagay itong sapatos na tinatawag natin, pang-aapakan ito ng bakal natin na puste. Yung purpose nito mga kamungkil, para po makatulong to na hindi lulubog yung puste natin. Kasi itong lupa mga kamungkil, pag naghuhukay tayo, may mga lupa, pag nababasa sa ulan, lumalambot yan. Kaya pag pinaptungan ng puste, tumitigas yung puste, mabigat yung puste na yan. Pag walang sapatos na ganito, lulubog siya. Kaya ito yung purpose nito, gagawa tayo ng sapatos. So yung ginawa ko mga kamungkil, kumuha na lang ako ng buhangin, kasi yung may-ari, gusto rin makatipid sa siminto, nilagyan ko na lang siya. So ayan mga kamungkil, nakikita nyo may buhangin na sa butas na yan. Pakita mo partner yung buhangin. So ayan. So ganyan mga kamungkil, lagay natin yung sapatos. So ayan, lagay na yung sapatos. Ngayon, tayo natin yung
Bakal. So ayan na siya mga kamungkil, natayo na. Iayos niyo mga kamungkil na. Maano talaga siya. So yung pagkalagay niyan mga kamungkil sa bakal, sa puste, nakikita niyo corner mga kamungkil, itong nylon na to. Dapat mga kamungkil, didikit siya dyan ng ganyan. Parang papilyang pagitan niya, ganyan. Magkabilaan niyan mga kamungkil dito sa tansi, saka dito rin. So, ganyan yung pagkalagay mga kamungkil, ha? Ganyan. So, pag nadikit na siya parehas mga kamungkil, dito sa tansi, ibig sabihin, okay na siya, pwede na siya. Kasi dito magdadaan yung pile natin sa CHB or hollow block. Pero kailangan makasiguro mga kamungkil, na tuwid na tong bakal na to, hulugan nyo. Hulugan yung mga kamungkil. Gamit itong hulog natin. To. So, papakita ko sa inyo mga kamungkil. Alam ko yung tanong nyo, paano maghulog dyan sa bakal? Ganyan na nyo mga kamungkil. Una, gagawa tayo ng breeze. Breeze natin, importante yan. So, ngayon, ang gamit nitong breeze mga kamungkil, pag matuwid na siya, nahulugan mo na, tatali mo nandito, parang para hindi na siya gagalaw-galaw, hindi na magbago yung posisyon niya. So, ganyan mga kamungkil ha. Dikit natin. Ngayon, napapansin nyo mga kamungkil, nakadikit na yan. Hulugan natin yan. Ganyan lang maghulog mga kamungkil oh. Sa pamamaraan ko mga kamungkil. Dito lang ako mismo sa bakal maghulog mga kamungkil. So yung palatandaan ng mga kamungkil na tuwid na yung hulog mo. Ganyan lang mga kamungkil, hindi siya dumidikit sa bakal yung hulog natin, parang papel yung pagitan niya. So pakita mo ba yung hulog? Ayan. Yan lang yung pagitan niya mga kamungkil ha. Ganyan lang yung pagkahulog mga kamungkil sa bakal na puste. So kung napapansin yung mga kamungkil yung tansi at saka puste, yung hindi natin hinulugan kanina, dikit siya. Ngayon hinulugan natin, lumayo siya sa tansi. Ipakita mo ba di yung tansi? Ayan. Yung hulog mga kamungkil, hindi yan nandadaya. Nagsasabi ng totoo yan. Kanina, dikit yan. Dikit natin. So, tingnan nyo yung hulog natin mga kamungkil. Malayo siya. So, kung i-straight natin yan mga kamungkil, so malayo pa siya sa tansi. Kaya ang gagawin nyo dyan mga kamungkil, iurong nyo sa baba. Kasi nasa baba yung diferensya niya. So, tingnan natin mga kamungkil. Iurong natin. So ayan na siya mga kamungkil. Ganyan lang yung pagkalagay niya. So ang papansin nyo, maliit lang distansya niya sa bakal tsaka dito. So ganyan lang ako maglagay mga kamungkil lang bakal. Pero may dalawang option kasi akong pagpipilian mga kamungkil. Pero yung isa depende yun sa pagka-style ng pagkagawa ng pagkalagay ng bakal. So ito lang yung pinakamadali mga kamungkil na hindi mahirap, madali nyong sundan. So kaya ito lang yung pinakita ko na pagkalagay. So bawat kanto nito mga kamungkil, lahat ganito lang yung style ng pagkalagay. So pakita mo partner para makita nila. Ganyan lang, hulugan nyo dito sa bakal na to, kunin nyo yung tuwid. Importante, mahalaga talaga na maliit lang yung pagitan nila dito, maliit lang yung distansya, parang papel lang. So ganyan lang mga kamungkil. So dito dadaan yung piling natin ng hollow block. So pag nakapile ka na dito, magbubuhos ka ng puste, salpak mo yun ng purmas dito, may nosing. So okay na yan, purmado na yan. So ganyan lang mga kamungkil, maglagay ng bakal sa puste. Kasi ang daming nagtatanong kung paano. Sana nakukuha nyo. Tsaka mamaya, papakita ko naman sa inyo kung paano maglagay ng guide sa hollow blocks natin. Kasi marami ding nagtatanong ng ganyan, kaya sasagutin din natin yan mga kamungkil. No? So abang-abang lang mga kamungkil. So ito na yung trabaho natin mga kamungkil no. Natapos na natin tong poste. Ay kabit na natin. So ganyan ang pagkakabit mga kamungkil ha. Sa bakal ng poste. So yan. Yung pagitan niyo mga kamungkil, nakikita niyo papel-papel lang yan.
So ganyan ang paglagay. Tapos nailagay na din natin yung mating mga kamungkil dito. Kung kakabitan natin sa papasok natin yung CHB natin dito pag nagpa-file na tayo. So ayan. Pero bali kulang pa yun mga kamungkil ha. Yung paganyan niya. Dadagdagan pa dyan. Papunta dun. So pati dyan. Lalagyan pa yan. So ganyan lang yung pagkagawa mga kamungkil. Ayan. Nalagay na natin lahat. Pati doon. Doon sa kabila. Pati doon. Ayan. Ayun, nakahulog na yan lahat mga kamungkil, no? Yung bakal na o biga na tinatawag sa Tagalog. Ayan. So baka nagtataka kayo mga kamungkil kung bakit dalawa lang yung nilagay ko dito kasi ground floor lang ito mga kamungkil. Okay na yan dalawa para sa akin. Pag ground floor kasi tinitira ko mga kamungkil, tagda dalawa lang yung nilalagay ko dyan. Na panghahawakan ng ano natin, vertical natin tulad nito. Yan. So sa paglalagay nito mga kamungkil, ito yung iba liter C yan, naka liter C, pero sa akin mga kamungkil hindi ko yan ginagawa kasi okay naman yun, yun naman talaga yung karamihan na ginagawa. Pero sa akin mga kamungkil, ibinaon ko siya doon sa loob pati dito. So nakabaon yan ng 4 inches dito sa kabila at saka dito sa kabila. So mas matibay siya mga kamungkil pag ganun yung pagkalagay, tabaon siya. So bali distansya nito mga kamungkil sa akin tagwa 1 feet. 1 feet mula dito, 1 feet din. So dadagdagan pa yun mga kamungkil. Ayan. So sa iba din mga kamungkil nakikita ko minsan nilalagay lang isa lang kabilya dyan. So meron dito mga kamungkil na makikita nyo, pwede naman yan mga kamungkil, laro na pag nagtitipid tayo. Yan, nakikita nyo yan mga kamungkil, kulang pa yan ng isa, lalagyan pa yan. Kasi pag ganito lang mga kamungkil, parang hindi ako kampante pag ganito lang pagkagawa. Parang hindi ako satisfied. So nasa inyo na yan, kung medyo tipid kayo sa bakal, pwede nyo itong gayahin, isa lang. Tapos tutusok lang yung ganyang vertical natin, tatalian dyan sa baba. So ganyan lang minsan yung nakikita ko. So po, pwede naman yan mga kamungkil, nasa sa inyo na yan. Kung may pera talaga kayo para mapatibay yung bahay nyo, pag ground floor lang, mas maganda talaga dalawang bakal na nakalatag sa sukalo natin. Pero kung medyo gusto nyong magtipid sa bakal, pwede na itong isa. Ganyan lang. Pero sa akin mga kamungkil, ayoko ng ganyan talaga kasi hindi ako satisfied sa ganyang gawa. So mas komportable ako sa dalawang bakal na nakalatag sa sukalo natin. So ganyan lang yung iba gumagawa mga kamungkil. Tapos tatalian dyan ng alambre, pwede na yan, okay na yan. Pero sa akin mga kamungkil, gaya na sabi ko, ganyan talaga mga kamungkil, dalawa talaga yan. So ito hindi pa natapos, lalagyan pa yan ng vertical pati dito. So yan yung forma ng bahay mga kamungkil, itong nabutasan natin. So medyo paliter il siya. Yan. Tapos papunta dun. Dun, papunta dun. Bali dyan sa likod na yan mga kamungkil, firewall yan. Pati dun, sa gilid na yun. So bali itong natitira dito mga kamungkil, dito ilalagay yung septic nila. Tinira ko to para sa septic nila. Yan. Kung nakikita nyo yung tansi na to, tapos tansi na yun. Yan yung septic nila at saka apakan na rin nila sa exit door nila. Kasi mula dito sa tansi na itong mga kamungkil, papunta dun sa tansi na yun, pintuan to nila dito sa exit door nila sa kusina. Kasi dyan nakalagay yung lababo nila, tapos dun yung CR nila. So dito naman, ito yung sala nila. Yung tansi na yan, papunta dun. Tsaka dito, sala nila to. So dito yung main door nila na ilalagay. Kasi yun yung nakalagay sa plano mga kamungkil. Kaso lang nasa plano nila, napakalaking bahay na yun. Nakuha nilang plano, kaya inadjust ko na lang dito. Kinasya ko dito sa 40 by 40 square meter. So yan lang mga kamungkil, no? At bukas mga kamungkil, magbuhos na tayo sa poste. Dito bubuhusan natin to.
Tapos lalagay tayo ng guide sa hollow blocks. So yun naman yung ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng guide sa hollow blocks. Yan dito mga kamukil, yung nakatayong kahoy dito para guide natin sa hollow blocks. So yan lang muna sa pagkangayon mga kamukil, no? At sa mga bago pa lamang sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like na din ang video pag nagustuhan. At kung gusto nyo magiging updated palagi sa aking mga video na i-upload mga kamungkil, pindutin nyo lang po ang maliit na kampana, makikita sa katabi lang po ng subscribe yung maliit na kampana. Kung gusto nyo magiging updated kayo lagi sa aking ina-upload ng mga video, pindutin nyo po yung all para po magiging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos na i-upload ni Mungkil. So yun na po, maraming salamat. At once again, Mungkil in the vlog.